Sarap naman pakinggan na masabihan na kami ang dahilan ng paglago na inyong pera. Pero it's an effort po of everybody who's part of UPPFI management. Not just us, the officers, but also the Board of Trustees, you know, lahat ng dedicated staff, kasi malaking bagay po na makapag-present kami sa mga ganitong pagkakataon. At the same time, mahinga ng feedback or any concerns na gusto nyo rin i-discuss. I-explain po namin ulit yung Provident Fund, at the same time, mamayang konti pagkatapos ko, tungkol din sa pagpapalago pa ng pera, care of Sir James naman. Quick survey lang po, lahat po ba members ng Provident Fund? Ah, okay. Sino na po ang members ng Provident Fund? Ah, sinong hindi member? Lalapitan kayo ni Sir Mike. Ah, okay, okay. Sige. Pero makinig na rin po kayo. Marami pa rin po kayong malalaman tungkol sa financial management. For your information then, I think one reason that is also very important is our Chancellor Trustee for this academic for this year is from UPOU, si Chancellor Grace. Okay? So, quick information lang po tungkol sa financial literacy seminar plus the briefing about the Provident Fund. It's also called How to Get Richer 101. Mayaman ba tayo? Sino gustong mas yumaman pa? Sino gustong yumaman? Sino gustong magtrabaho para mas yumaman pa? Aba, talaga. Sige. Mukhang mataas ang energy. Siguro maganda yung check-up results and check-up kanina. Sige po. As mentioned, we have our Executive Director, Professor James Jonas of the College of Business Administration from UP Diliman. Ako po sa College of Arts and Letters sa Diliman din. And we have Ms. Rachel Season, our treasurer. So ito po ang mga quick questions muna to test, to find out kung gaano pa talaga tayo ka yaman, or to better phrase it, are we financially ready? Be very honest pag sagot po ninyo yun ito. Meron ba kayong pera na sa tingin nyo makakasurvive kayo for 6 months? Halimbawa, mawala ng trabaho, worst case scenario. Kaya ba 6 months? Hindi kaya. Naku, alungkot naman. Akala ko ba mayaman tayo? Mayaman sa ibang bagay yata yun. Sige. Meron ba tayong long-term investments? Short-term? Ang pera, sa tingin nyo ba ang pera nyo sa Provident Fund ay maituturing na investment? Very good. A plus, stars. Bigyan ka ng maraming stars. Meron ba kayong mga forms of insurance? Alam nyo ba kung anong insurance ng Provident Fund? Life insurance with Coco Life. Alam nyo po ba yun? O, nag-fill out lang kayo ng form. Pero kailangan isipin yung beneficiary. Ah. At fourth question, are you aware that you should be availing of a retirement fund? Liban po sa GSIS, syempre, dito papasok ang role ng Provident Fund. Okay? Meron tayong lilinawin na impression na ang Provident Fund ay hindi lang siya pang loan. We should take a look at Provident Fund more so as a retirement fund. Sana po yun ang tingin natin sa Provident Fund. Although, crucial, importante, no, mahalaga ang loan, pero sana tingnan natin din siyang mas retirement fund. Okay, so salamat po sa pagsagot kasi papaliwanag namin ngayong hapon itong mga bagay na anong role ng Provident bilang retirement fund. May ituturing siyang long-term investment. Meron pong life insurance sa bawat miyembro ng Provident Fund at meron din pong loans, of course. Okay? Pag nag-retire po kayo, liban sa GSIS, may makuha po kayo from Provident Fund. So, salamat po sa mga members na. Okay? Salamat actually kay Sir Mike kasi very encouraging siya sa pag-require sa inyo na maging member ng Provident Fund.
Ang composition po ng equity ninyo sa Provident Fund ay base ay nahahati sa tatlo. Meron po kayong monthly personal contribution, tama po ba? Okay. Ilang percent kaya or ilang anong amount? Second, may nakukuha po tayo lahat from UP na 2,400 per year. Equivalent po ito ng 200 pesos per month. Magkano po siya dati? 100 lang per month. Iisipin ninyo, saan, ba't ako makakatanggap ng 2,400? Saan, hindi nyo man basta-basta mapupulit ang 2,400, right? Okay? But being a member already gives you that amount. And finally, since ang pera natin in-invest, meron po tayo lahat total share sa lahat ng mga earnings. Okay? So yan po yung composition ng equity. Long-term investment din ng Provident Fund kasi siguro iba sa atin, mas interesado, mas maraming alam sa investment. Meron po ba sa inyo nag-i-invest sa stocks? Wala. Yeah. Yeah, sometimes, maybe. Oh. Lugi ngayon, okay? May iba siguro sa inyo may time deposit. Tama ba? Wala? Wala rin? O, time lang. Iba yata yung kayamanan ng mga taga-UPOU. Saan ba? Nasa, ano no? Na, dahil ba may maraming halaman sa paligid? Ano bang pinagpupuntahan ng pera? And of course, some of us will have minimum lang ito, savings. Di ba? Kasi doon pumapasok ang sweldo natin. But we should go beyond that kasi titingnan natin siyang long-term investment dapat. Okay? So, based on performance, 8% po ang return of income, interest rate for all your investments sa Provident Fund. Magkano ba interest kada buwan sa savings account? 0.5, 0.75. Tama? Okay? Of course, pwede kang mag-stocks. Tama naman yun. Pero alam natin, mas risky yun. Okay? We always consider Provident Fund as a conservative, safe, yet it performs relatively well. Makikita nyo naman sa mga statements ninyo. Okay? Sa iba kasi, 1 to 2% lang siguro pwede nyo ma-earn. Okay? And compared sa stocks. Okay? Si Sir James, expert po yan sa mga investments. Baka kailangan nyo mag-personal consultation sa kanya after. Okay? And again, life insurance. Pag may nangyari man, knock on wood na lang, mayroong 100,000 ng ating beneficiaries. Sino bang nilagay ninyo sa form? Hala, hindi nyo alam sino nakalagay doon. Baka may death threat kayo na para makuha lang yung 100,000. Sana po yung mga deserving at lehitimong makakatanggap ng inyong life insurance na 100,000. And finally, ito yata yung pinakasikat for whatever reason. Pinagdidiskusyon nga namin yung mga possible policy implications, improvements sa paglo-loan. Familiar na ba tayo sa mga loans? O kilala niyo ba si Ate Dory? Kilala na si Ate Dory. Baka best friend niyo na si Ate Dory. Okay? So remind lang po natin, pwede lang mag-loan basis sa total equity. Wala pong lalagpas doon. Okay? Bakit naglo-loan? Bakit nga ba kayo naglo-loan sa Provident Fund? Mabilis. Tama? 2 to 3 processing days. Lahat natatanggap sa ATM. Okay? Walang hassle. Meron ding patronage refund, 5%. Para sa mga masipag, on time, masigasig, magbayad ng mga loans. At yung amortization, of course. Meron kaming bagong interest rate tungkol dito na computation. Maybe later, pwede pa natin i-present, ihabol. Okay? So Provident Fund pa rin po ang pinakamababa, relatively speaking, compared to other private institutions. Okay? Hindi na po siguro ito kasi alam niyo na po ito. Tama ba? How to apply for a loan? 4,000? Net? 3? Ah, iba-iba. Akala ko 3 or 4. Ah, okay. Sige. Magkaiba po ito kasi may memo to alam ko. Last time I was corrected din na 4. Okay? Anyway, so again, i-recap ko lang po ang benefits pag member kayo ng fund. Ito ay retirement fund. Sana po tingnan natin ganon.
Ito ay long-term investment. Meron kayong life insurance. And finally, pwede din po kayong mag-loan. Okay? Now, quick background lang po tungkol sa fund. Nag-umpisa 1994, na-register sa SEC noong 1997. At para po talaga sa retirement ng UP employees. Okay? So we're about more than 9,000 sa buong UP system. Kilala nyo ba yung Board of Trustees? Sa UP LBOU representative? UP LBOU cluster? Kilala nyo ba sila? Kasi aside from the management, aside from the full-time staff, you can also approach the Board of Trustees pag may concerns kayo, questions, clarifications. Importante din po ito kasi this year, magkakaroon na po tayo ng election. Yeah. Alam po 2015. Yeah. Okay. So, bawat cluster po may representation. Okay. So, thrice a year, nagbi-meeting po tayo. At inimbitahan ko na rin po kayo sa August 16, that's a Saturday, yung next na GA ng Provident Fund sa Diliman. May pinoprovide naman pong service mula sa Los Baños. Okay? So sana po makadala kayo. Quick game lang po, I have 2 minutes. Magkano po yung pinakamalaking nakuha ng isang retiree sa Provident Fund? Hula lang, just for fun. 75,000. Magkano po? Kasi magandang tingnan kung this works for other, pag nagko-consult kayo sa financial advisors, no, pwede na siyang goal-based eh. Inisip niyo, okay, di ba? Gusto ko makakuha ng 10 million pag nag-retire ako. So, kailangan magkano bang isave mo or invest every month? Any guess? Sir, magkano po sa this side? Magkano, sir? Biggest retirement amount? Kahit sino po, hindi po kailangan na kilala nyo o baka naman inaabangan nyo na para balato. Sino po sa, magkano po sa tingin nyo ang pinakamalaki na sa Provident Fund na nakuha? Nakuha na po. Hindi po. Nakuha ng isang nag, hula lang po. Half a million, 500,000. Dito po, from the girls, kasi mukhang may segregation tayo dito eh. 2 million. Any other guess? 1.5. No, parang game show lang to ah. Or deal or no deal to. Okay, tama po. Malapit pong figure among the females. A little over 2 million. May nag-retire po last year. Ang nakuha po niya, 2 million pesos. That's with through Provident Fund. Madaling makuha. That's with proper investment. Pero sana po ma-realize ninyo na beyond loans, it's really for your future. Okay? So sige, pag-isipan nyo na kung paano nyo pa mas may improve yung inyong contributions at later on retirement through Provident Fund. Quick figures, we are more than 9,000 in the fund, UP system. Ito po sa OU, 2014 pa po ito ah, pero we're always very happy kasi sa OPNU 100% ang membership. We're very, very happy with that. So we're very glad to also be here. It's my first time to be in this area. Kaya milestone na rin in a way, you know, and to be able to see you personally. And later on, maybe ask us a couple of things that you want to clarify. So total assets po natin sa fund, 1.5 billion pesos. And malaking amount po nito, sana ma-realize nyo, since it's a member-based fund, ang laki po talaga ng contribution galing sa inyo din. Kaya natin napapalago at kaya din lumalaki yung nakukuha ng benepisyo ng mga nagre-retire kasi 1.3 billion po nito galing sa members. Ini-invest natin sa maraming bagay. We have mutual funds, we earn from interest as well, etc. Makikita nyo naman po sa financial report ito kung saan nagagaling at napupunta yung pera. So, para po sa mga non-members, kung meron man, or at least clarification na rin, minimum 1%. Pwede rin fixed amount, kung gusto nyo, na contribution. So tingin nyo, komportable kayo sa 1,000, 10,000 a month, 10,000 a month, pwede rin po yun. Form, ayan, kilalanin po ninyo ulit si Ate Dory. Okay? Aside from being a member kasi, pag may changes kayo, please fill out the membership updating form. Okay, pag may nagbago sa status ninyo, sa beneficiaries, or even the percentage or contribution that you prefer. Okay? Meron pong life insurance form.
Importante po ito, meron tayong proxy form para sa mga hindi nakakadalo sa membership meeting sa ating GA. Okay? Yan po yung representation ninyo. Sabit lang po sa office. Ito po ang ating website. Okay? Sana po aware tayo dito lahat. We've encountered certain issues about this, but we're doing our best to resolve it. Okay? Ito lang pong crucial dito. This is my account. Pag nag-login po kayo with your temporary password, okay, you will see the following information. Importante po ito kung gusto nyo makita ang inyong equity, magkano na. Also, yung loan. Bilhin ako talaga. Wala kayong makikita. Pag may questions pa po, please check our website. We also have our Facebook page. These are direct lines to head office. And if you're on campus anytime, please also visit our office. Last na po, i-announce ko lang kasi ngayong 2015 nga, mag-election na tayo and the election is done online. Pakiusap ko na lang po, pag may problema talaga sa inyong login, password, etc., i-assist po namin kayo para maka-access. Kasi hindi lang po siya tungkol sa election, but really to update yourselves kung magkano na ba yung equity nyo at this point. Pag meron din kayong problema, discrepancy sa loan, sabihin nyo, mali yung amount or hindi yan yung tamang amount, please also let us know. Okay? So sana po malinaw kung ano po talaga ang layunin ng Provident Fund, liban sa loan, but it's a retirement fund, it's an investment. Okay? Para po mas maliwanagan pa tayo tungkol sa pagpapalago ng pera, ito pong aming master, aming guru sa pagpapayaman sa opisina. Papakilala ko pong aming Executive Director, Professor James Ryan Jonas. Maraming salamat, Ken. Ayan, maigli lang naman yung oras na inalat ko po para dito. Para after nito, maintindihan na natin at may-apply na natin para talaga mapalago natin yung pera. More of financial literacy, short financial literacy program. Kasi ang naisip namin, parang yung mga miyembro namin, naisip yan, naglagay ako ng pera sa Provident Fund, pero gusto kong maging mayaman, gusto kong makaabot pa iba pang mga gusto kong bilhin. Paano nga ba papalagayin yung pera? So simulan ko, tanungin ko rin kayo, sino ba yung gustong magkaroon ng mga ganitong mga bagay? Ito may pagkalaki-laking bahay dito, isang picture yan. Alam niyo po ba kung sino may-ari niyan? Yan actually ang bahay ni Manny Pacquiao. Totoo yan. Yan ang bahay ni Manny Pacquiao sa pinakamahal na subdivision dyan sa Pilipinas. This cost around 400 million pesos. Hindi 1 million, hindi 10 million, 400 million pesos. Kay Manny Pacquiao. So, paano kaya tayo magiging kasing yaman niya? Well, pwede, makipagsuntukan din tayo. Ganun. Pero I think for most of us, parang hindi yata yun ang option. Pero tingnan natin, yung iba gustong mag-beach. Okay, pwede nga mag-beach na nga lang tayo araw-araw kung pwede, di ba? O yung iba gusto nang bumili ng pagkaganda-gandang kotse. Itong kotse na to, meron pang mga diamante sa kung saang-saang parte ng mga kotse na yan. Sino po yung may gusto ng ganitong mga bagay? Magandang bahay, malaking bahay, nagbi-beach at nagbabakasyon. Tapos magandang kotse. Sino nga? Taas kamay, patingin niya. Wala? Pag walang nagtataas ako, naku, hindi niyo makukuha yan. Sir, ulit, tingnan natin. Sinong gusto ng bahay? Magandang bahay, malaking bahay. Ayan. Taas. Dapat nakataas yan. Bakasyon, araw-araw. Sino gusto magbakasyon, araw-araw? Yan, tama yan. Kotse, okay? Pagkaganda-gandang kotse, kahit yung diamante yan, tuklabin natin, okay na, diba? Yun na yan. So, ang tanong natin, paano nga ba tayo? Paano tayo makakarating dito? Ito po yung short na financial literacy seminar namin. Actually, pag-usapan ko lang naman, maikli lang din to, yung tatlong paraan, tatlong simple at magagawa nyo, simple yung magagawa na paraan, paano maabot ng mga to. Una, sabi ko magkaroon ng smart na plano. Kalawa, mag-impok. At ikatlo, palaguin natin yung pera natin. Puntahan natin yung kauna-unahan. A bit short, pero mas madali natin itong gawin. Una, gawin natin, kailangan natin ng smart na plano. Ano yung smart? Actually, itong smart na to, meron siyang acronym, specific, measurable, attainable, R for realistic, and T, time-bound. Ano ibig sabihin? Dapat yung mga plano natin ito, yung mga gusto nating ma-achieve sa buhay natin, yung mga dreams na tinatawag, dapat smart. Sayin, matalino, maganda, pero ibig sabihin specific, klarong-klaro. Ano ba yung gusto kong makuha talaga? Gusto ko ba ng bahay?
kung bahay to, ilang, gaano kataas to? Two stories? Gusto ko ba may garden? Gusto ko ba may playground? Gusto ko ba may swimming pool? Dapat ini-imagine yun. Dapat very specific. Huwag nyo lang simpleng sabihin na, gusto ko ng bahay. Dapat, gusto ko ng bahay, 1,000 square meters, may swimming pool dyan, may puno dito ng mangga sa tabi, may tatlo kong maid, etc. Dapat specific siya. Measurable. Ibig sabihin na may measure natin kung ano, kung kaya nyo nga, 1,000 square meters ba yan? 3 stories ba yan? Dito yan nakalugar sa lokasyon na to kung saan ko gusto. Attainable, huwag naman din yung sobra-sobrang laki o hirap na hindi mo na kayang abutin. Kasi sabi mo, gusto ko ng bahay pero gusto ko mansion dyan sa United Kingdom. Gusto ko castle. Parang hindi yata attainable yun masyado. So make it attainable din yung plano na yun. And then, same thing, similar to that, is realistic. But more important, it should be time-bound. Kaya siya smart nga. T, time-bound. Ibig sabihin, lagyan natin ng horizon na sinasabi. Ibig sabihin, may konsepto ng oras o ng period. Sabihin natin, gusto ko ng malaking bahay, 2 stories, may garden sa harap, 3 yung maid dito, may isa akong driver. Gusto ko itong ma-achieve sa loob ng 10 taon. Yun yung dapat na smart na plano niyo. So right now, pwede niyong isipin, ano nga ba yung smart na plano ko? Pwede kang mag-isip, simple, parang gusto kong makaipon ng ano yung magkano yung gusto kong maipon sa loob ng ilang taon. So right now, I think yun yung isang pwede niyong gawin. At bago kayo umalis, meron na kayong number one, meron na kayong smart na plano. Tingnan natin, ngayong iniisip niyo, mga magkano ba yung gusto niyong ipunin saka mga kailan niyo gustong ma-achieve ito? Sino nga gustong mag-share? Ako gusto ko ng, well, matagal ko nang gusto yun. Gusto ko ng 5 milyong piso in 10 years. Kaya ko bang ma-achieve yun sa UP? Parang hindi. Pero sige, gagawa tayo ng paraan doon. Pero parang ganun, dapat smart siya at specific siya. 5 million pesos in 10 years. Sino dito ang gusto ng 10 million pesos? Kailan, sir? Kailan niyo, sir, gustong ma-achieve yan? Kayo, sir, na kayo po. Sige po. Kailan niyo po gustong makuha yan? Dapat kasi yung ating smart, yung plano natin, smart. Eh, tatayin natin, ako smart ba, sir, yan? Dapat kasi ikaw gagawa ng, tama naman pala, ikaw naman gumagawa. Kaya lang medyo may konsepto ng luck, ano? Ano ba, sino ba ang gusto mag-share? Sino may gusto na magawa to in 5 years? Wala ba plano bumili ng kotse, ng magandang kotse talaga in 3 years? Sino gusto mag-share? Kailan, sir, po yun, if I may ask? In 5 years, ano, sir, ang gusto nyong makuha? Yung kotse ito. Kotse in 5 years. At ibang ganda, at least meron ka na ngayong motivation para isipin, teka, meron na akong dream, meron na akong smart plan, ano na yung gagawin ko? At yan yung next na pwede nating tingnan. Pwede kasi mong isipin, ayun, magkaroon ako ng plano 1 million in 5 years. Example natin, ngayon na meron ka ng plano 1 million in 5 years, pwede ka nang magkaroon ng tinatawag na milestones or breakdown of goals. Ibig sabihin, kasi napakahirap intindihin, kaya ko ba ng 1 million kumita or magka-ipon na 1 million in 5 years? Kumikita lang ako dito sa UP, 15 mil, 12 mil, 20 mil, posible ako maka 1 million, di ba? Pero kapag inisip mo to na, teka, pwede ko itong i-breakdown 5 years, actually pwede kong isipin, year 1, 200,000 pesos. Year 2, 200,000 pesos din. So sa loob ng 5 taon, pag nakaipon ako ng 200,000 pesos every year, kaya kong ma-reach yung 1 million pesos goal ko na yan. Ngayon, ang tanong na lang, anong gagawin ko para makuha yung 200,000 pesos ko per year? Kung naisip mo, parang ang hirap yata nito, masyadong hirap, pwede mo rin naman siyang adjust. You can opt for option 2. Hindi lang nakikita ng malinaw yun. Pwede namang iba-iba yung presyo o iba-iba yung savings mo per month. So, halimbawa, year 1, marami akong gastos ngayon. May binabayaran akong amortization sa bahay, may pinapaaral akong anak. Buti na lang, graduating na this year, hindi ako makakapag-ipon ng malaki. So, pwede mong sabihin, 50,000 pesos ng this year. Pero next year, kailangan taasan ko yung goal na yon, taasan ko yung savings na yon. So, pwedeng 100,000 pesos naman. So, at least nag-a-adjust, nagbabago siya. Pero, klaro yung goal mo at alam mo kung kailan mo ma-achieve yung goal mo. So, 1 million in 5 years, pwedeng option 1. Option 2, pwede kayong gumawa ng sarili yung breakdown ng goals na yan. At ang maganda po dito, once you do the breakdown of your goals, pwede mong makita, ay, hindi ko talaga kaya. O, walang problema yon. Pwede mo naman tanggapin na, hindi ko kaya yung 1 million in 5 years. Wala pong problema dyan. So ngayon, magbabago ka na ngayon ng plano mo. Pwede mong sabihin, o sige, kaya ko lang naman dito, 100,000 pesos in 5 years. Walang problema. Ang maganda dyan, alam mo na kung ano yung gusto mong abutin at kung kailan mo yun gustong abutin. Meron ka ng starting point. Yun yung maganda po dito.
So number two, paano nga ba natin pwedeng abutin yan? Simulan na abutin yung mga goals natin. Napakadaling sabihin, save money. Mag-impok ng pera. Save money. Anong problema sa pagsisave? Sino dito nang sisave, nag-impok? Konti. Wala. Di ba parang nag-impok tayong pera, nagsisave tayo, whether sa banko or sa alkansya, parang wala pa rin. Parang ang liit-liit pa rin. Parang di pa rin kasha para mabili yung kotse na gusto natin. Kasi we have the wrong mindset with regard to savings. Ibig sabihin, mali yung pagtingin natin sa savings. Ano yung wrong mindset na yun? Ito yung traditional way ng traditional thinking natin sa pag-iimpok. Kung magkaning sweldo ko, gastos ako kung anong gagastosin ko, kung ano yung matira, savings, yun ang may iwan sa akin na pera ng savings ko. Kung sumisweldo ko ng 10,000 sa isang buwan, gastos ako. Baon ni anak, enrollment niyan, kung anong mga gastosin sa bahay, telepono, TV, tubig, lahat ng gastos, let's say 9,800, kung anong matira, swerte ako, magiging masaya ako kapag may 200 pesos ako. Yan yung traditional, at sa totoo lang po, yan yung medyo twisted or mali na pagtingin sa savings. Bakit? Kasi iniisip mo, kung anong maiiwan sa akin, yun ang savings ko. Mas maganda maging proactive saver tayo. Ano ibig sabihin ng proactive saver? Babaguhin natin yung equation. Yung savings mo, yung ipon mo, actually, yan yung, ay, ito pala yung tradition nga natin. Yung savings niyan, income minus expenses. Baguhin natin yan. Gawin natin ang formula ay, kung ano yung savings na gusto kong gawin o gusto kong meron ako yung buwan, itatago ko na agad yan. So, ang sweldo ko, 10,000 pesos, gusto ko mag-save. Kanina, di ba, may breakdown ka. Kailangan ngayong buwan, meron akong 1,000 piso. Itago mo na agad siya. At ang gagawin mo ngayon, yung 9,000, dyan ka lang iikot. Yan yung gagastosin mo. Yan yung bagong way ng pag-iimpok. Ulitin natin, kung sweldo ka, kung ano yung makuha mong pera, ano yung gusto mong i-save at the end of the month, at the end of the year, itago mo na agad yan. Lagay mo na yan sa banko, tago mo na yan agad, at doon ka umikot sa kung ano yung natira sa'yo. Kesa yung baligtad, na kung anong matira, yun ang savings ko. Eto, kung ano yung naitago ko na at yun na itira, yun lang yung pwede kong ikutan. So, siyempre sabihin nyo, hindi naman kasha yung 9,000 pesos eh. Actually, sa totoo lang po, pwede nyo pang pagkasahin yan. Medyo sasabihin na parang pwedeng magtitipid ng konti, magbabawas dyan, pero kasi may mga bagay-bagay ka na pwedeng tanggalin. Siyempre, medyo mahirap sa simula, medyo mahirap para sa ibang tao, pero halimbawa, nagsisigarilyo ka, yung mga sa Maynila, uso pa Starbucks na kape. Di ba parang kape naman, mura lang yan, 5 piso, halimbawa. Starbucks ka, 200 pesos. Medyo magtitipid ka ng konti, magkasakripisyo ka ng konti para bawasan yung mga ganitong luxuries. Anas, hindi ka mamamatay kapag hindi ka nakainom ng Starbucks na kape naman eh. Actually, mamamatay ka kapag puro ka nagsisigarilyo. Diba? So, mas maganda nga, huwag ka na lang magsigarilyo. Bawasan natin yun. Yung pag-iinom, etc. May mga pwede kang bawasan dyan. Ayan, medyo konting sakripisyo nga lang yung kailangan. Bawa, nag-i-internet dyan o kaya nag-TV, baka dapat bawasan yung mga may konti lang siyang sakripisyo. Pero again, kapag hindi ka naman nagsakripisyo, baka hindi ka rin makarating dun sa goal mo. So ito yung ikalawang step natin, parang mag-iimpo ka. Ngayon, pag meron ka ng konting savings, meron ka ng natago ng konti sa banko, etc., mas maganda dyan, kailangan mo na siyang palaguin or i-grow. At ang dalawang paraan para palaguin yung pera mo would be, set up a business or magnegosyo ka o kaya mag-invest ka. So kanina may goal ka, bahay, kotse, gusto ko bakasyon sa Amerika, bakasyon sa Europe, nakapagtabi na ako ng pera ko, pero kailangan itong lumaki, kailangan itong to grow your money more para mas mabilis mong ma-achieve yung goal mo. So paraan nito, pwedeng negosyo, pwedeng investment. Yung negosyo, hindi ko muna pag-usapan ngayon. Bakit? Karamihan kasi sa atin, empleyado naman tayo ng UP, medyo mahirap yung pag-negosyo. So focus muna, although pwede pa rin naman kaming bumalik dito. We'll tell you a story about how to set up a business, pero next time na po yan. Let's focus more on the investing part. Paano pwede pa nating palagayin yung pera through investments? The good part with investments is that you can actually grow your money. Sabihin, pwedeng palagayin yung pera mo kahit wala kang ginagawa. Kahit nanonood ka ng TV, kahit natutulog ka actually, kahit nagtuturo ka o gumagawa ka ng trabaho sa opisina, kumikita yung pera mo at lumalago yung pera mo. Yun yung kagandahan ng isang investment. So ang tanong, ano nga ba yung mga pwede nating investments? Ano ba yung mga investment options natin? Or saan tayo pwedeng mag-invest?
Dito pinapakita ko po yung apat na simple at actually mura lang na mga investment options. Isa-isahin natin yan. Time deposits, stocks, mutual funds, VUL and UITF, saka ang pinakamaganda at ang pinaka-perfect UP Provident Fund. Pero explain ko yan maya-maya. Saan tayo pwedeng maglagay ng pera? Una, time deposits. Sino po dito ang may time deposit? Wala pa. Ayan, mga ilang-ilan. Sa dalawa, tatlo. Sino po dito ang may bank account? Dapat lahat tayo kasi may UP payroll, di ba? So yun maganda. Meron tayong payroll account. It's actually called a savings account. Pero hindi tayo naglalagay sa time deposit. Possible dahil hindi natin naintindihan o hindi na, natatakot tayo kung ano to. Pero maganda po yung time deposit. Bakit? Kasi mas mataas yung interest na binibigay ng banko dito. So minsan, ang savings account, kikita ka lang ng let's say 0.5% in 1 year. Sobrang liit po nun. Pero pag time deposit, pwede yung mga 1%, 2%, depende sa laki ng pera na nilagay mo at depende sa haba ng period na nakaiwan siya sa banko. So time deposit, paano kakikita? May interest to every month or every quarter, every year. Minimum, ito yung maganda, kailangan ko ba ng million? Kailangan ko ba ng 100,000? Actually, hindi po. With a minimum of 1,000 pesos, pwede ka na mag-open ito. So tanong mo, paano ko gagawin to? Simple lang, punta ka sa banko mo, BPI or Land Bank or BDO, tapos sabihin mo, interesado akong mag-invest sa time deposit. Ayan, bibigyan ka nila ng instruction, etc., etc. At ang isa pa pong maganda dyan, relatively safe siya, ibig sabihin, hindi malulugi yung pera mo. Meron kang assurance na up to 500,000 pesos, kalahating milyong piso, kahit magsara yung banko, babayaran at babayaran ka. So kahit let's say, ang BDO, naglagay ka ng 20,000 pesos na time deposit. For some reason, nagsara yung BDO. Nagkaroon ng scam or ng scandal. Wala, sarado na yung kumpanya, sarado na yung BDO. Babayaran ka pa rin ng gobyerno. Ibabalik pa rin sa yun through the PDIC. Ito po yung narinig natin sa mga TV pag nag-advertise. Parang ano yun? Covered by the PDIC. Parang ano yung ibig sabihin nun? Kahit malugi yung kumpanya at magsara, up to 500,000 pesos, ibabalik po sa inyo. Ito yung examples ng mga interest rates ng mga banko. So, I think this is from BDO. So kapag naglagay ka ng 1,000 pesos, pero 30 days, you get to earn 0.25%. Maliit, pwede na rin, pero kahit papano, may kinikita yung pera mo. Pero pag naglagay ka ng mas malaking pera at mas mahaba na panahon, kung meron kayo, meron ba kayong 20 million? Ako wala rin po, walang problema yan. 20 million, iwan mo ng halos isang taon, 360 days, it will earn 1.125%. So kahit papano kumikita na nagsa-start na mag-grow yung pera mo. Ang problema nakikita po natin dito, medyo maliit pa rin, parang 1%. Parang hindi ko mabibili pa rin yung diamond na kotse na nandun, di ba? Parang mahirap pa rin. Isip tayo na iba pang paraan. Where else can we put our money in? Where else can we invest? Number two, pwedeng stocks. Sino po dito yung may stocks na? Si Sir Mike, meron daw kanina eh. Sabi niya kanina sa akin na nagtitrade na siya, di ba? Buti pa siya nagtitrade ng stocks. Meron po dito nagtitrade pa ng stocks? Okay, naka-invest sa stocks? Ay, wala. Sige, explain ko lang. Stocks po, ibig sabihin, meron kang share or pag-aari sa isang kumpanya. Actually, kapag tinawag ka na stockholder, isa ka sa mga may-ari ng kumpanya. Kahit isa lang yung stock or share na pag-aari mo, may-ari ka or part owner ka ng kumpanya. Sa pagpumunta ka ng Jollibee, meron kang share ng Jollibee, pwede mong sabihin doon sa staff, ako may-ari nito. Technically, tama ka naman eh. Isa ako sa mga may-ari nito. Totoo po yun. So, walang problema yun. So, binigyan ng isang stock, punta ka doon sa store nila, sa tindahan na sabihin mo, oy, isa ako sa mga may-ari nito. Pwede, at hindi ka nagsisimwaling nun. Totoo naman po yun. Yun po ang konsepto ng stock ownership. Paano ka kikita doon? Dividends, saka capital gains. Same thing po sa Provident. Every year, meron kaming return of equity, partial return of equity. Sa stocks, nagbibigay din sila every year. Ito yung tinatawag na dividends. So, may certain percentage po ito. Depende to sa banko. Basta ang importante, every year may kikitain tayo sa kanila. At yung tinatawag na capital gains. Ano ibig sabihin yan? Nagbabago yung presyo nung stock na meron ka. So, sabi ko kanina, meron kang Jollibee na stock. Ngayon, ang presyo niya, tinitrade po siya sa tinatawag na PSE, Philippine Stock Exchange. Presyo niya ngayon, halimbawa, 200 pesos. 1 year from now, pwedeng yung presyo noon, 300 pesos. Nagbabago yan. So, pag yung 200 pesos na binili ko ngayon, next year, 300 na, kumita ako ng 100 pesos per share. So, ganun siya. Yun ang konsepto ng stocks. So, yun yung kagandahan ng stocks. Ang problema, meron tayong con. Ibig sabihin, may disadvantage pa rin yan. Ano yung disadvantage?
loss of money, pwede rin pong maubos yung pera mo. So naglagay ka ng 10,000 pesos, pwede na bukas 8,000 pesos na lang yan. Pwede yan 2 months from now, 5,000 pesos na lang yan. So yun yung isa naman sa disadvantage nito. Malaki yung kita, malaki din yung posibilidad mo na maubos yung pera mo. So ngayon po, isip ka na lang saan ko ba gustong ilagay yung pera ko para appropriate siya or fit siya dun sa risk appetite ko. Kaya ko ba itong i-take yung risk na yan? Okay lang ba sa aking maubos yung pera ko, etc. So yun po yung mga kailangang desisyon kung saan ako maglalagay. Kung time deposit or stocks. Number 3, meron pang isang simple rin at mura lang din na investment option. Ito yung tinatawag na mutual funds or VUL or UITF. VUL po ibig sabihin variable unit life. UITF, unit investment trust fund. Medyo pare-pareho lang itong tatlo pero iba-iba kasi yung nag-o-offer nito. Mutual fund, ito yung mga mutual fund companies. Philam Life, Sun Life, Pru Life, these are mutual fund companies. Nag-o-offer sila ng investment. VUL, variable unit life. Ibig sabihin, may insurance component. So, Pru Life din, Philam Life, saka Sun Life, sila din nag-o-offer nito pero may kasama na insurance. UITF naman po, bangko yung mga nag-o-offer nito. Banco de Oro, BPI, Security Bank, etc. Pero medyo pare-pareho po sila. Paano sila nagkakapare-pareho? Yung lahat ng nilagay nyo na pera, in-invest nyo na pera, kokolektahin nila, they pull it together, tapos sabay-sabay ito na i-invest sa iba't ibang mga investments. So, pwedeng stocks, time deposit din, loans din minsan pwede, at kung saan-saan pa. At dahil mas malaki yung pera na nilagay natin, dahil kinuha natin pare-pareho yan, mas malaki din yung kikitain ng fund na yon. At doon tayo kumikita. Kasi kung anong kinita nung buong fund na yon, pagkahati-hatian din natin yan at the end of the year. So depende kung sino yung gusto mong lapitan. Dahil medyo pare-pareho, iba-iba lang yung nag-o-offer nito. Sabi ko nga, halimbawa, ito yung mga examples ng mga companies na nag-o-offer nito. BDO, kung banko yan, UITF, Unit Investment Trust Fund. So punta ka sa isang branch ng BDO, sabihin mo, narinig ko sa isang talk dun sa UPOU, meron daw kayong UITF. Matutuwa pa yan. Sige sir, upo ka rito, pag-usapan natin yung UITF na yan. Papunta ka ng Philam Asset Management. Meron daw kayong mutual fund. Ah, okay, walang problema. Kwentuhan kita about mutual fund. So yun yung mga iba't ibang klase po ng investments na ino-offer nito mga company na to. Mga advantage nito, higher returns, variety of options, gusto mo stocks para mataas yung kita mo, pero again, pwedeng maubos yung pera mo. Pwede ring money market o kaya bonds, ibig sabihin mga safe, posibleng hindi maubos yung pera mo. Pwede kang pumili ngayon kung saan mo ilalagay. Ang problema, may disadvantage, pwede rin pong malugi yung pera mo. Actually, ang basic concept naman ng investment, the higher the possibility of your income, kapag tumataas yung posibilidad na malaki yung income mo, tumataas din yung posibilidad na malugi yung pera mo. So yun po yung tatanda natin. Kasi baka sabihin natin yun, yung ganda nito, yung stocks kayang dumoble yung, doblehin yung pera ko in 1 year. Totoo po yun, pero kaya din niyang ubusin ang pera mo in 1 month. So make sure that we understand that. So we have time deposit as option number 1. Number 2, stocks. Number 3, mutual funds, VUL, and UITF. Yung ika-apat po, ito yung pinaka-simple, pinakamadali para sa inyo at ang pinakamaganda at pinaka-recommend ko. Talagang may bias for this. Pero dahil simple lang kasi ito, ito yung UP Provident Fund. It still is a long-term investment program din naman for all of us. Si Professor Ken po kanina na-explain ko ano yung Provident Fund. This is one of the aspects of the Provident Fund. It is a retirement savings and a long-term investment program for UP employees. Itong table na po ito yung example ng tatlong miyembro namin, actual members, at ipapakita ko lang kung paano ito nagpo-provide talaga ng long-term investment for them. Member number 1, sa unang column, nag-contribute siya ng 24,222 pesos. So 24,222.93 pesos. Yun yung nilagay niya na pera for 10 years yata to. So monthly, nag-contribute siya. After 10 years, meron na siyang 24,222 personal contribution. UP, nagbibigay yan ng ngayon. Magkano po yung binibigay ng UP? Naalala niyo po? 200 pesos per month. A total of 2,400 pesos per year. So every year, nadadagdagan yan, itong member natin nakakuha ng 38,200 pesos from UP.
Ngayon, meron ding earnings. Ito yung nag-invest na after several years, invest in time deposits, invest in bonds, etc. 67,000 pesos yung total earnings niya ni member number one. So, nung nag-retire si member number one, magkaning nakuha niya? 130,000 pesos po from the UP Provident Fund. So, just to emphasize, ang binigay niya, yung actual contribution niya, 24,222. Pero nung nag-retire siya, nakakuha siya ng 130,000 pesos. Medyo matagal, kaya nga retirement program siya long term, but it indeed grew the money of the member. So malaki-laki talaga yung nakuha. Ito yung maganda, member number 2. Medyo konti lang yung binigay niya na pera, 2,412 pesos. Let's assume 10 years niya to talaga pinag-ipunan, 2,412. Assuming let's say 10 years niya yan inipon. UP share, sobrang laki pa. Mas malaki pa yung nakuha na from UP, 12,000 pesos. Accumulated earnings, 414. Upon retirement, yung nakuha niya, 15,000 pesos. Kinontribute lang niya, 2,400 pesos. Upon retirement, 15,000 pesos. So as you can see, this really is a way to invest your money and this is a way for you to earn more income for your personal contribution. Finally, ito isa sa mga biggest contributor sa buong UP system. Siyempre, walang pangalan for confidentiality purposes. Pero ang nilagay niya, halos 600,000 pesos na. 590,000 pesos. So, nakapaglagay na siya ng halos 600,000 pesos. UP share plus the accumulated earnings. Right now, kung mag-retire siya, ang makukuha niya, 1.1 million pesos. Si member number 3. So, ang nakikita niyo po, talagang magandang investment program ang UP Provident Fund. Siyempre sabihin nyo, puro ka naman ano, puro ka benefits, puro ka benta dyan. Ano ba yung problema ngayon? Ano ba yung disadvantage? Ang may ipapangako po namin sa inyo, ang maganda dito, hindi namin siya nilalagay sa mga investment assets na malulugi yung pera. So sa stocks, kanina pwedeng malugi. Actually, halos wala nga po kaming nakalagay sa stocks na investment. Hindi kami naglalagay sa mga kanong scam, yung mga napapanood nyo sa TV, na parang mga scam dito, scam dyan. Hindi rin kami nag-invest sa mga kung saan-saan. Actually, karamihan ng investment, nasa investment din sa mga miyembro. Nasa loans din actually ng mga miyembro. So, yun po yung assurance namin sa inyo. Hindi namin siya, well, we will try our best na talagang zero risk. Well, but in investments, we cannot make that guarantee. But 99.9%, hindi po mawawala yung pera ninyo. Huwag kayong matakot dun sa 0.01. Para lang yung mikrobyo. Hindi naman napapatay talaga 100% ng mikrobyo. Parang safeguard, 99.9% na yung niya. Pero at least mataas na yung assurance na yun. At isa pa, kung ikaw nag-concern ka, hindi ko naman makikita yung benefit ngayong araw or ngayong taon. Totoo po, yun po yung isa sa parang con or disadvantage ng Provident. But your benefits will come to you in the long run. At kaya siya talaga long-term investment program. So, wrap up ko lang po. Paano nga ba natin maabot yung mga pangarap natin sa buhay? Anong pwede natin gawin? 3 simple things. Magkaroon ng smart na plano. Ano yung S? Naalala nyo pa? Ano yung S sa smart? Specific. M. Measurable. A. Attainable. R. Realistic. And T. Time-bound. Yun yung pinaka-importante. Maglagay kayo ng time period. In 5 years, in 10 years. Pag meron ka ng smart na plano, kailangan mo nang mag-impok. Kailangan mo nang mag-save. At ano yung bagong equation natin? Hindi yung savings ay yung natitira, naiiwan pagkatapos gumastos. Yung savings, yung una mong itinatabi pagkatanggap ng sweldo mo. Yun ang bagong savings mindset. At number 3, palaguin natin yung pera natin, i-invest natin ito. Saan? Time deposit, stocks, mutual funds, VUL, UITF, o kaya UP Provident Fund. So actually, yun na po yun. Maraming salamat. Sana may nakuha kayo na konti kahit pa paano. Of course, ito po yung panahon for Q&A. You can ask questions regarding investments, this topic, saka po yung Provident, wala rin pong problema. If you have clarifications with regard to that. Yes, ma'am, meron po kayong katanungan. Si Connie Habito po ako. Yes, ma'am, hi. Tatanong ko lang po, kasi yung nabanggit nyo yung interest sa banko, 0.75%. On average po ngayon, magkano po yung kinikita ng pera namin sa Provident? Sa Provident. Per annum. Kasi po nakikita lang namin yung total amount nung equity na natatanggap po namin every year. Pero hindi po kasi naka-indicate doon, magkano po yung
percent yung na percentage ng okay, pera namin. Ay di, ito ma'am yung nakalagay po doon sa return of equity na form, yung downloadable. Doon nakikita po yung annual earnings na yan. But on average, in the previous years, 8% po ito. Ah, 8%. O, di malaki. Naglalaro po, actually, honestly, kaya po ako na, I joined UP in 2007. I joined UP in 2007, became the executive director only last year, 2014. Wala po akong pakialam sa UP Provident. I think for most of us, ganun din naman yan. Pero nagsimula ako mag-impok ng malaki sa Provident in 2010. Nung nakita ko, na-compute ko, 12% yung kinita ko. Wow. Sabi ko, ang laki nito. Nagbabago po ito every year. Mm. Pero historically, it's been 8% per annum. Okay. Doon po sa nakaraang pangalawang talong, yes, ma'am. Wala pong problema. Ano pong year yung pinakamataas at saka ano po yung porsyento? Kasi may nabanggit kayong 12%. Yes. So gusto ko lang pong malaman anong year po yung pinakamataas so far. I think ma'am, depende ka rin siya kung ano yung nangyayari nung year na yun. I think yung time na malaki yung kinikita sa loans, malaki yung kinikita. Around mga ganun po, 2010, 2009, 2010 yung malaki. Pero historically, it's been, I think for itong previous year po, 2015, 8% po eh, for most of the employees. Okay. Salamat po. 8% po. Meron pa po kayong tanong or clarification? Kahit hindi related dito, related sa profit. Yung members' contribution, so makukuha mo siya ng buo. Pero yung UP share po, depende sa kung gaano katagal na kayo nagtatrabaho sa UP. So pag less than 15 years kayo nagtrabaho, makukuha nyo yung prorated. So kung ngari, ako, former faculty ako ng UP na nag-separate last year. So, 2 years ako nagtrabaho. So, 2 out of 15 years yung nakuha kong UP, sa UP share ko. Then, yung earnings, meron po tayong 10% tax. Kasi hindi pa kayo retired. So, kaya natatax yung earnings ng 10%. Pero yung kinikita po ng Provident Fund, yung bago ibigay sa members, tax-free po siya. So, yung interest na na-earn namin sa, kung nga rin sa bonds, sa government, hindi po siya tinatax. Doon lang po yung kinakaltasan ng tax pag binibigay na po sa members. Yung earnings lang po. Pag-retiring ka na, sir, so pag-retiring ka na, eligible ka for tax exemption. So, makukuha mo ng buong-buo yung 130,000 na yan. Pero kapag magse-separate ka sa UP, technically hindi ka nagre-retire, nagse-separate ka, let's say nag-resign ka, or mag-a-abroad ka, mag-resign, technically, that's called separation, may tax component po yung earnings. Pero yung total contribution mo, makukuha mo yan, walang problema, sayong sayo yan, kasi ikaw naman na nag-contribute, makukuha mo yan. Yung UP share, subject to yung so-called namin na vesting rights, depende kung gaano kakatagal sa UP nagtrabaho. Pero kung nagtrabaho ka na ng 15 years, buong-buo rin, ibibigay yan sa'yo ng UP Provident Fund. So, yun po yung tax component ng pag-separated members. Meron pa po kayong katanungan or clarification? Huwag po kayong mahiya. Yes, ma'am. Ms. Connie. Ang tanong ko naman yung sa VUL, yes, yung ma'am. Variable, unit ano yun? Life. Yung merong component insurance na life insurance. Kasi hindi ba yung dito sa Provident Fund, meron ding 100,000 na life insurance. Ay, yes, ma'am. Ano yung difference nun dun sa VUL? Okay. Actually, ang difference, ma'am, yung VUL po ay talagang investment siya. May component lang siya. Ibig sabihin, kapag nagbigay ka ng 10,000 pesos, let's say, sa example, Sun Life, so yung 10,000 pesos mo, i-invest nila, tapos insured ka na rin dun sa, insured ka na rin. Insured na yung ikaw at may beneficiary ka dito. Sa atin, technically parang ganun, na may ganun component. Pero ito po kasing VUL, everyday nagbabago yung presyo. At parang pag bumili ka ng VUL, technically bibigyan ka ng tinatawag na share of VUL. Tapos next day, pwede mo na siyang ibenta. At yung share na yon technically wala, kaya sorry, I used the word technically. Kasi talaga hindi siya papel, papel lang siya. Pero wala namang tangible, other tangible thing, pwede mo siyang ibalik sa kanila, may presyo na yung papel na yon. So kung ngayon, ang presyo niya, halimbawa, 100 pesos, bukas, 98 pesos, ibig sabihin, nalugi ka. At posible rin po na mangyayari. Pwede rin naman, 100 pesos ngayon, bukas, 102 pesos, kumita ka ng 2 pesos. Everyday, nagbabago po yung presyo nun. Sa Provident, hindi po ganun yung structure niya, wala tayo pong ganun, na parang nagbabagong presyo, parang hindi, tama, actually, hindi ka nag-invest to get the insurance. Additional benefit yung insurance po sa lahat ng mga miyembro ng UP Provident Fund. Huwag na po kayong mahiya. Baka meron po kayong tanong pa or even concerns para mas address din namin.
Yung pong Provident Fund kasi, di ba ang pwede lang pong ipasok dyan ay yung galing dun sa sweldo. So, kahit may savings po akong nakatabi, bawal i-invest. Yes, hindi ma'am, po ba? Ma'am, po. Okay. Yeah, actually, natatanong po lagi niya. Pero kasi, dahil medyo retirement, well, hindi talaga, retirement, supplementary retirement program pa rin talaga siya. So, para siya sa mga empleyado at kung ano yung kinikita mo. At yun lang yung pwede may contribute. Kasi, magiging unfair po yan. Bakit? Kapag ako, or mayaman ako, yung pamilya ko, nilagay ko lahat dito. So, ikaw, na empleyado ng UP, pag nag-distribute tayo ng earnings, mas malaki yung makukuha niya. Unfair naman yun sa karamihan sa atin. Yun po yung rational kung bakit pwede ka lang mag-contribute up to the limit of your monthly salary. Kasi kapag nag-distribute po ng earnings, ako naglagay ko 1 million, ikaw naglagay ka 2,000, pag nagatian tayo, siguradong mas malaki yung kikitain ko. Unfair naman po yun. Yun po yung rational. Maximum limit is 100% of your gross monthly salary with the net take-home pay limit of 4,000, di ba? Basta may iwan sa'yo 4,000 pesos. Siyempre may deductions pa from GSIS, pag-ibig, kung may iba pa, other obligatories. Nakalagay, ang mga PGH doctors daw, yun daw po, parang kung ano yung, hindi nila tinitingnan yung sweldo nila, wala silang pakialam sa sweldo, lahat yan naka-invest sa Provident Fund. Yan. Sana po pagkatapos nito, kung na-convince kayo na magandang investment program ang Provident, taasan po natin yung, ano, yung contribution. Andiyan naman si Ate Dori, may forms pa nga yata for updating kung gusto nyo. Again, ang promise naman po namin, hindi po malulugi to yung pera ninyo. Yes, sir? Yes, downloadable din po yung form dun sa upprovidentfund.com. Meron na rin po kaming section para po dun. Yes, Ma'am Connie, sige po, walang problema. Hindi, hingi lang ako ng konting advice sa mga taong gustong mag-retire. Kasi yung kamukha nung binanggit mo na pag magre-retire ka na, mas magandang, kasi 8% yung kinikita dyan. Kung may nakatabi kang pera na i-invest mo lang sa bank, kikita lang yun ng 0.75%. Yes, yes. So kung meron kang ibang earnings at malapit ka nang mag-retire, so posibleng lahat na lang nung sweldo mo ipasok mo dyan kung may iba ka pang income. Kasi tama nga, wala kang ibang makakakita ng investment na 8% ang kikitain. Totoo kumpara po sa kung i-invest mo lang siya sa time deposit or some other investment. Tama, ma'am, yun. Tama. Actually, yun nga, parang inisip mo, sayang naman, di ako pwede maglagay na ibang pera ko. Oo, kung gano'n, isipin mo lang na okay, konta na lang yung sinesweldo ko, lagay ko na lang dito muna ng lahat talaga. At ito yung panggastos ko. Ulitin ko lang, ma'am, yung 8% po, that's annual historical. Hindi, wala po yung guarantee. Like any investments, we teach finance po. Wala po yung guarantee. Baka po patayin nyo kami next year. Pagbalik namin, sabi po, naging 6% po yan. Nagbabago po yan. Pero what we've seen in the past years, mas mataas po talaga sa interest rate ng banko, ng savings account. Kasi parang tingin ko, like ako, yung tanong ko, 8%. Kasi nga, dun sa mga binibigay nyo, hindi nakalagay ko ilan. So I mean, it would be more encouraging, lalo na for people who are close to retiring, makita to think nila of that option of investing na lang yung pera nila sa Provident Fund. Instead of putting it into some other, tama, ma'am, yun, tama, diba? Actually, inisip din po namin yan na ayusin yung form to show that particular information. Natatakot lang kami kasi nga baka, di baka nga po ganun isipin, last year 8%, but ngayon 4%, anong problema sa atin? Parang doon po kami natatakot na may tatawag na, nalulugi na ba pera ko? Yung ganun, you know na may mga tao na, 12%, ngayon 2%, parang baka magkagulo sila. So, yun lang po yung pinapreserve namin. Pero, sana nga po hindi. Pero sige, we'll think of that po para mapakita namin sa kanila. Meron pa po kayong tanong o clarification? Sige po. Kung wala na po, marami pong salamat sa pagdalo po sa orientation namin.